Banal at mahabaging Ama naming Diyos, salamat po sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Sa umagang ito, tinipon niyo po kami sa iglesia mo dito po sa Tanawan Church. At nagpupuri po kami sa inyong dakilang pangalan at dakilang pagmamahal po sa amin. Samahan niyo po kami sa oras na ito upang makaroon po kami ng pagkaunawa sa inyong salita at kaaliwan at kalakasan, karunungan sa pamamagitan ng dakilang kalooban mo, Panginoon. Nakikita po namin na malapit na po yung muling pagbalik ng Panginoon sa mundong ito. At maraming kaluluwa ay naghahanap pa ng katotohanan. Maraming kaluluwa na minamahal po namin ay nahihirapan, nabibigatan sa iba't-ibang uri ng mga problema, lalo na po sa itong panahon ng pandemya. Nalalaman niyo po, Panginoon, kung gaano kabigat ang yung problema namin at pagsubok po namin. Ganun pa man, Panginoon, sa awa mo, Panginoon, na tinitiis po namin ang itong problema sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa oras na ito, hinihiling po namin, Panginoon, sa inyo ng kalakasan at karunungan at matatag na pananampalataya upang madayik po namin ang salibutan ito sa pamamagitan ng kapangyarihan na ibinibigay mo sa amin. Sa oras na ito, magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, kayo lamang po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Jesus Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Unang Pedro, chapter 1, verse 23. So, bagong tipan. Unang Pedro, chapter 1, verse 23. So, magmula verse 23 hanggang verse 25. Magmula verse 23 hanggang verse 25. Babasahin ko po ito sa inyo. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasirahan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman at ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. So, kamusta po kayo? Saan po kayo tumitingin ngayon? Sa taas o dito? Kung sa taas lang po kayo tumitingin, so mahirap na kayong kausap. Kaya kung maaari po, yung mga hindi guwapo, dito po kayo tumitingin. So para makaroon po tayo ng eye contact. Malapit na po tayo sa katapusan ng itong 2021. Ano po, mabilis po ba yung takbo ng panahon o mabagal? Mabilis po. Sabi po ng mga teenager, mabagal daw yung takbo ng panahon. Gusto po nila maging adult.
Okay? Kasi po habang nasa ilalim ng alaga ng magulang, so mahirap para mahirap silang gumawa ng mga sariling kagustuhan. Kaya gusto nila maging adult maaga para magawa nila yung gusto nilang gawin. Para pag 20 na po yung edad nila, yung bilis ng takbo ng panahon ay 20 kilometers per hour. Pag 30 years na, yung takbo ng panahon ay 30 kilometers per hour. Pag 50 years na, 50 kilometers per hour. Pag 60 years na, mas mabilis yung panahon, 60 kilometers per hour. Mas mabilis po yung takbo ng panahon. So, yun po yung sabi po ng mga matatanda. Mas mabilis daw yung panahon nila kaysa mga panahon ng kabataan. So, 78 years na po tayo sa mundong ito. 78 years na lang. Tapos, habang buhay pa tayo sa mundong ito, sa loob ng 78 years na buhay sa lupang ito, so maraming bagay po ay pinag-isipan natin, pinag-usapan natin, ini-enjoy po natin. Marami pong nangyayari sa buhay sa loob ng 78 years na dito tayo sa mundong ito. Pero sa mata ng Diyos, yung buhay natin sa lupang ito, parang bakasyon. Bakasyon. Pagkatapos ng bakasyon, ano po? Dapat uwi tayo. Uwi. Okay. Yung buhay natin sa lupang ito, parang bakasyon lamang bakasyon. Kahit mahirap, bakasyon ito, bakasyon, vacation. Kahit masaya, vacation lamang po ito. Darating po yung time, may katapusan sa itong vacation po natin sa mundong ito. Pagkatapos ng vacation po na ito, babalik po tayo sa Diyos. Uuwi po tayo sa Panginoon. So, yun po ang napakahalagang pananaw sa buhay. Kasi po, halos lahat ng mga tao sa mundong ito, inaakala po nila na pag namatay na, tapos na lahat. So, wala na. Pagpatay na, wala na. Tapos na. Yun po yung pananaw ng mga tao. Kaya, habang buhay pa, yung meron po silang maraming plano, maraming pangarap, maraming mga schedule para sa lupang ito. Pero wala po silang plano para sa kabilang buhay. Wala po silang isip tungkol sa kabilang buhay. Pero dito po sa Biblia, nakikita po natin napakahalagang bagay, katotohanan na dapat natin malaman. Kung ano ang mas mahalaga. Sinasabi po dito sa Biblia, meron pong bagay na nakikita, meron pong bagay na hindi nakikita. Meron pong bagay na nasisira, meron pong bagay na hindi nasisira. So yun po ang napakahalagang bagay sa mundong ito. So, parang ganito po. Yung mga visible things. Yung mga nakikitang bagay, invisible.
So, nandito po tayo, ipinanganak tayo sa mundong ito, okay? Ipinanganak tayo, nabubuhay po tayo, nandito po tayo, tapos darating po tayo sa kamatayan, okay? Ano pong ibig sabihin nito? Birth, okay? Ito, death, okay? Kaya, so tatlong bagay, di ba? Ipinanganak tayo sa mundong ito. Tatama po, okay? May birthday tayo. Tapos, balang araw, mamatay tayo. So, tama po, walang taong hindi mamatay. Nabubuhay po tayo sa pagitan ng itong dalawa, 78 years, okay? Nabubuhay po tayo sa ibabaw ng lupang ito na nakikita. Kaya yung ating isip ay nakatingin lamang sa nakikitang bagay lang. Yung ating katawan ay nabubuhay sa mga nakikitang pagkain. Yung ating pangarap ay tungkol sa mga nakikitang trabaho. Mga engineer, doctor, abogado. Di ba magagandang trabaho? Nakikita po natin sa mga magagandang bahay. Magandang cellphone. Magandang hitsura. Okay? Guwapo, pogi. Magandang masarap na pagkain. Okay? Yung mga buhay po natin ay puno ng mga nakikitang bagay. Doon po tayo nabubuhay. Kaya yung takpo ng ating isip ay sanay po talaga dito, visible things. Pero, invisible things, nandito si God. Ang Diyos ba nakikita o hindi? Hindi po siya nakikita. Yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pakadiyos, hindi nakikita. So, unang Pedro chapter 1 verse 23, ito po yung main texto po natin ngayon. Unang Pedro chapter 1 verse 23 hanggang 25. Ito po yung pinag-aralan po natin nakaraan linggo. So, ito po yung main texto po natin ngayon. Ano pong sinabi dito? Ipinanganak na kayong muli, born again. Okay? Yung unang kapanganakan, itong katawan naman, di ba? Nakikitang bagay. Pero anong sinasabi sa Biblia? Dapat maipanganak na muli. Yung pangalawang kapanganakan, hindi po tungkol sa itong laman, kundi tungkol sa ating spirito. Spirito. Okay. Pumunta po tayo sa John chapter 3. So, John chapter 3. Verse 6. John chapter 3 verse 6. So, pwede po natin basahin. 3, 2, 1. Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Okay? Yung buhay po natin ngayon sa itong laman, di ba? Laman. Laman, flesh. Okay? Yung buhay natin sa loob ng itong flesh, laman, ipinanganak tayo sa laman. Kaya dito po tayo sa laman. Yung ating laman ay mamamatay dito. Tungkol sa laman, ito laman. Yung laman po ito ay nabubuhay sa tinapay. Pag walang tinapay, pag walang pakain, patay. Yung laman po nito ay madaling mahawa ng virus, COVID-19. Kahit konting virus pumasok sa itong laman, masisira ito. Pag may sakit po sa itong laman, saan po tayo pumupunta? Hospital. So, kailangan uminom ng gamot para gumaling po yung laman ito. Pag pagod po yung laman ito, kailangan pahinga.
Laman po ito, laman. Pag pagod na, kailangan magpahinga, kailangan matulog. Pag gutom na, kailangan kumain. Pag uhaw na yung laman ito, kailangan uminom ng tubig. Laman, laman ito. Okay. Sinabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Oy, teka, Pastor. Ang tao nabubuhay sa pagkain. Nabubuhay sa kanin. Nabubuhay sa pagkain. Kung walang pagkain, patay na. Kaya trabaho, kailangan maghanap buhay, kailangan magtrabaho para makaroon ng pagkain. Yung trabaho ay pagkain, di ba? Bakit nag-aaral po tayo? Para makaroon ng trabaho. Bakit kailangan trabaho? Para makaroon ng pera. Para kikita ng pera. So, bakit kailangan yung pera? Kailangan panloob? Panloob? Hindi po. Yung pinakamahalagang kagamitan sa pera ay pagkain. Pagkain. So, ngayon po, bumibisita po ako sa mga dito sa Barangay Balele. Kahit hindi ko sila kilala, pero bumibisita. Tao po, pwede mag-usap tayo sa galit. So, may church dito, malaking church. Mas pastor ako doon. Pwede tayo mag-usap sa galit. Mayroon tao na tumitingin lang sa akin, parang galit na sa akin. Mayroon pong tao na nagsabi, sige pastor, tuloy kayo. Pag sinabi nila tuloy, so papasok ako, mag-usap ng sagilit. Yung trabaho ko dito ay panalangin para sa mga taga-Balele. Kaya ano po ang ipinapanalangin ninyo? Yan po yung tanong ko sa kanila, sa mga tao dito. Madalas po yung prayer nila ay kalusugan. Sana malusog yung pamilya namin. Sana may trabaho. Dalawa po. Dalawa po. Sana walang sakit. Malusog. Sana yung asawa ko nasa abroad. Tuloy-tuloy sana yung trabaho niya. Sana yung mga anak ko ay maghanap ng trabaho. So, naintindihan ko po. Kaya, sinasabi ko sa kanila, sige po, isasama ko sa prayer ko yung mga ipinapanalangin mo. Pero, paano tutulungan ko sila? Wala akong pera. Yung sakit po nila, kailangan pera. Yung kulang, yung trabaho, so, wala akong paraan na tutulungan sila sa financially. Kaya sinasabi ko naman sa kanila, tutulungan ko po kayo. Hindi lamang sa, hindi para sa laman. Okay? Wala akong malaking budget para doon. Pero, tutulungan ko po kayo para maligtas kayo. Tutulungan ko po kayo para makapunta kayo sa langit. Yung kailangan po nila ay kagalingin sa sakit o trabaho, yun po yung kailangan daw nila. Pero, ano po yung mas kailangan po nila? Eto. God is Spirit. Meron tayong Spirito. Sa loob ng itong laman, may Spirit. Sinabi ni Jesus, dapat kang maipanganak na muli para makapunta ka sa langit. Nabubuhay po tayo dito sa laman dahil ipinanganak tayo dito sa lupa. Para makapunta po tayo sa kaharian ng Diyos, dapat maipanganak na muli. Hindi po ito tungkol sa laman, ito po yung tungkol sa Espiritu. Yung mga nandito po ngayon, yung mga kapatiran. So, saan po tayo tumitingin? Tumitingin pa ba tayo sa mga
nakikitang bagay o tumitingin lang tayo sa mga makalangin na bagay na hindi nakikita. Saan po tayo tumitingin? Ano po ba ang ano po mas malaki sa iyo? Yung mga pangailangan sa lupa? Siyempre kailangan po 'yan. Pero alin po ba mas malaki sa iyo? Yung mga nakikitang bagay sa lupa o yung mga makalangin na bagay na hindi nakikita? Alin po ba mas malaki sa iyo? Yung mga module, yung mga gawain sa school, mahalaga po 'yan. Pero bilang isang Kristiyano, mas mahalaga po yung gawain ng Diyos. Okay. Yung mga fellowship, mas mahalaga po yung fellowship sa atin. Yung mga words of God, mas mahalaga. Yung pagkain para sa ating espiritu ay mas mahalaga sa pagkain para sa ating laman. Nagpabasa po ba tayo ng Biblia araw-araw? Di ba araw-araw kumakain tayo? So, kahit walang nagsasabi sa atin, kumain ka na, pero kumakain tayo dahil naramdaman po natin yung gutom. Pero araw-araw ba nagpabasa po tayo ng Biblia? So, maraming katuwiran, busy sa gawain, sa bahay, busy sa trabaho, pagod sa trabaho, pag-uwi na, galing sa trabaho, pagod na, tumba na. Maraming mga masakit yung ulo sa mga maraming problema. Busy sa mga online class, busy sa mga assignment. May dahilan, may katuwiran. Pero sa puso, alin po ba mas mahal? Tanungin po natin yung ating sarili kung alin po ba mas mahalaga sa akin. Second Corinthians. Second Corinthians chapter 4. Verse 16. Second Corinthians chapter 4, verse 16 hanggang 18 po. Babasahin ko po ito sa inyo. So, yung mga walang Bible po, meron po tayong Bible sa likod. Kaya kung pwede po, kailangan natin yung sariling Bible. Yung mga Bible na walang index, discount. May discount, 50%. Kaya 200 pesos lang yung Bible na walang index. Pero yung Bible na may index, yung bagong luto po yan. Kaya hindi po wala pong discount. Kaya tanongin niyo po yung sister in charge ng yung book selling. Kailangan po talaga yung sariling Bible. Kaya sa linggo po, pwede naman po ipakita sa inyo yung mga verses sa screen. Pero hanggat maaari po, iwasan ko po yan para magkaroon po tayo ng sariling Bible at tumingin po tayo sa ating sariling Bible. Mas maganda po yan. 16. Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pakatao ay nabubulok, ang aming panloob na pakatao ay binabago sa araw-araw. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Subalit, ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So, nakikita po natin dito
Dalawang uri ng pagkatao. Dalawang uri ng pagkatao, panloob. Panloob na, panlabas na pagkatao, panlabas na pagkatao, laman, laman po ito. Panlabas. Meron din pong panloob na pagkatao. Anong uri ng pagkatao ito? Okay. Dalawang uri ako. Yung ating itong laman, panlabas na pagkatao. Outward. Outward man is perishing. Meron din po tayong inward man. Panloob. Yung buhay po natin, okay? Yung buhay po natin sa loob ng itong laman, ay tingnan nyo, may katapusan, di ba? May purpose. Bakit ipinanganak tayo sa mundong ito? May purpose. Bakit nabubuhay pa tayo sa mundong ito? Ano po ang dapat mangyari bago mamatay tayo sa lupang ito? May purpose. May purpose. Hindi po tayo nakataon, ipinanganak tayo. May purpose kung bakit buhay pa tayo sa mundo ito. Hindi para maging successful yung ating buhay sa laman. So, nabanggit ko po dati sa mga kapatidan, yung happiness, saan po galing yung happiness? Yung kasiyahan, kaligayahan, saan po galing yung happiness? Yung kaligayahan po ay nanggagaling sa relation. Kahit marami kang pera, kahit malakas yung katawan, walang sakit. Kahit ganun po, kung may problema ka sa family mo, masaya ka ba o hindi? Hindi masaya. Kung may problema ka sa mga kapatiran, sa mga magulang, sa mga anak, sa mga kapitbahay, kung hindi maayos yung relasyon sa mga katrabaho mo, kaibigan mo. May pera ka, tapos maganda ka, guwapo ka, tapos maganda yung malakas yung katawan, pero kung hindi maayos yung relasyon mo sa mga kapamilya mo, sa mga katrabaho mo, kaibigan mo, so malungkot, hindi po masaya. Pero, alam niyo po ba, kahit kulang sa pera, kahit may sakit, pero pag maganda po yung relation sa family, sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, masaya. Kaya, pag i-compare po natin yung mga kalagayan ng isang bansa at sa ibang bansa, di ba, siyempre may difference na sa mga kayamanan. Pero, alam niyo po ba, yung mga mayayamang na bansa, pag tinatanong po sila, masaya ka? Ano po yung sagot nila? So, konti lang nasasabing masaya. Kahit may pera sila, mas maganda po yung mga quality, yung level ng buhay nila, pero hindi sila masaya. Bakit po? Hindi maayos yung relationship nila sa mga kapwa o family. Broken family o mga broken mga relations sa mga kapatiran, yung family, kaibigan. Kahit mas mahirap po, pero kung maganda po yung relation, so mas masaya. Ano po ang pinakamahalagang relation? Relation sa pagitan ng mga tao, mahalaga. Pero, ang pinakamahalagang relation ay sa Diyos. Di ba, Matthew chapter 7, verse 22, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng Diyos.
Sabi po nila, nagpropesiya kami sa inyong pangalan, nagpalayas kami ng demonyo sa inyong pangalan, Panginoon, gumawa kami ng maraming dakilang gawa sa inyong pangalan. Pero anong sinabi ni Jesus sa kanila? Hindi kita kilala. Ibig sabihin, may problema sa relation nila sa Diyos. Maganda, kahit maganda po yung relation po nila sa mga family, sa mga kamag-anak, pero may problema sila sa relation kay Jesus. Verse 17 po, sapagkat inihahanda tayo nitong panloob na pagkatao. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapikatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Diba, 16, panlabas na pagkatao, panloob na pagkatao. 17, ano po? Yung panlabas na problema, kahirapan, ay magaan at panandaliang kapikatian. Yung problema po natin sa lupang ito ay magaan at pansamantalang lamang yung kapikatian daw. Yung problema na dinadalas po natin. Pero sa ating experience po, mabigat. Yung financial problema, mabigat. Yung sakit sa katawan, mabigat na problema sa akin. Pero sabi sa Biblia, magaan lang yan, magaan. O panandalian yan, panandalian. Sandali lang, pansamantalang laman yan, magaan lang yan. Pero yung ating nararamdaman ay parang mabigat. Ang hirap po, ang hirap. Masakit. Ang sakit sa ulo. Pero sabi dito, magaan lang yan. Bakit sinasabi ni Apostle Pablo, magaan lang. O panandalian. Panandalian lamang. Yung ating problema. Dahil, nakikita po ni Apostle Pablo ang walang hanggang kaluwalhatian sa langit, di masukat na kaluwalhatian sa langit. Parang yung problema po natin sa lupang ito, sabi sa Biblia, yung sakit sa turok lang, sakit sa turok. Di ba, nagpabaksin po ba kayo? Nagpabaksin? So, baka meron pa dito na natatakot pa rin sa vaccine. Okay? So, nakatapos din po ako ng second dose. Kahit may side effect ng konti, pero okay lang po, okay. So, kailangan po magpa-vaccine para wala po tayong problema sa mga biyahe. So, unti-unti, pa-stricto na pa-stricto yung kilos mo sa mga kilos mo, paglakat mo kung hindi ka magpabaksin. Kaya para makaroon po ng mas malayang kilos po natin, biyahe, ganitong fellowship. Sa Manila, sa Metro Manila po, yung mga hindi pa nagpabaksin ay mahirap makatipon sila. Okay. Di ba, mayroon din tao na natatakot sa turok. Mayroon din tao na takot sa turok. Yung saglit lang po yung turok, pero yung pakinabang niya ay malaki. Parang ganun po. Yung hirap natin sa lupang ito, yung kapikatian po na dinadanas po nating lupa, maaari po yan sakit sa katawan. Maaari po yan yung mga iba't ibang uri ng mga problema ngayon, dinadanas po natin.
Parang walang parang sa tingin mo walang katapusan. Yung problema ko, kailan matatapos 'yan? Pero sabi sa Biblia, magaan lang 'yan, magaan. At panandalian. Yung temporary lang 'yan, temporary. Temporary. Ano po yung halimbawa sa Biblia? Di ba Lazaro? Lazaro saka mayaman. Yung Lazaro, di ba siya po yung pinaka-extreme case? Si Lazaro, pulubi siya. Wala talaga, walang anuman. Tapos sakit. Pero nung namatay si Lazaro, saan po siya dinala? Dinala po siya sa parahiso. Kandungan ni Abraham. Yung buhay po ni Lazaro bilang isang pulubi, ang hirap talaga. Pero may katapusan. Pagkatapos mamatay, dinala po siya sa kandungan ni Abraham. Dinala po siya sa harap ng Diyos. Dinala siya na angel. Okay? Yung mga taong ligtas, yung mga Kristiyano, alam niyo po ba, meron na po kayong angel, bodyguard. Meron po kayong angel na nagpabantay sa'yo. Napapansin niyo po ba? Nakikita niyo po ba? Hindi pa, di ba? Hindi po yan nakikita sa ating mata. Pero sabi sa Biblia, meron na po tayong angel na nagpabantay sa atin. Okay. Iniingatan, ginagamit, sinusugo ng Diyos yung kanyang mga angel para sa kanyang anak. Kaya mag-ingat kayo sa Mobile Legion. Pag nagmo-Mobile Legion ka, may tumitingin sa'yo. pag nag-cellphone game ka, may tumitingin sa'yo na nasa tabi mo. Angel po, tumitingin sa'yo. Tapos, may report sa Diyos. May daily report. So, Panginoon, ganito yung mga ginawa ng anak mo ngayon. Puro mga cellphone lang. Ganito yung mga ginagawa ng anak mo ngayon. Bulso. Mga may reporting. Tapos, kahit nahirapan tayo sa mga problema, tandaan din po ninyo na may angel na sa tabi mo. Na sumusuporta sa'yo. Tumutulong sa'yo. Verse 18 po, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita. Kaya nga, dapat tumingin po tayo sa mga hindi nakikita. Yan po yung mga pag-asa, yung mga, yan po yung buhay Kristiyano. Yung buhay Kristiyano, meron na po siyang ibang uri ng mata. Yung mata ng Kristiyano, mata ng anak ng Diyos, ay hindi na tumitingin sa mga makalupang bagay. Yung mga anak ng Diyos ay hindi na umiiyak sa mga bagay na nasa lupa. Hindi na tumutuwa sa mga nakikitang bagay. Yung mga anak ng Diyos ay umiiyak o nagagalak dahil sa makalangin na bagay. Ibang uri ng luha. Dati po natin pamumuhay, umiyak po tayo sa sakit, umiyak po tayo sa mga utang, umiyak po tayo sa mga problema sa lupa. Pero ngayon po, umiiyak po tayo dahil sa mga pamilya mo na hindi pa ligtas. Ibang uri ng luha. Umiiyak tayo dahil sa aking pamumuhay Kristiyano na bata pa. Bakit yung faith ko ay ganito pala? Bakit ganito pa yung faith ko? Bakit bata pa yung faith ko?
Bakit hindi lumalaki, hindi lumalago yung faith ko? Kahit matagal na ako ligtas. 3 years na ako. 5 years na ako ligtas. Bakit ganito pa ako? Doon po tayo umiiyak. Para sa kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay, so doon po tayo umiiyak, lumuluha. Yung ating tinga, ibang tinga na ito. Yung dating tinga ay maliwanag sa mga makamundong tunok. Okay? Yung mga makamundong kanta, yung mga chismis, okay? Yung mga chismis ng kapitbahay, doon po malinaw ito, maliwanag. Pero ngayon po, doon, saan po tayo, saan po maliwanag yung ating pandinig? Sa words of God. Masarap ito, yung words of God. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang katapusan. Walang hanggan. So, pumunta po tayo sa Juan chapter 6. So, Juan chapter 6, verse 27. Juan chapter 6 verse 27 po. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkain nasisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak. So, do not labor for the food which perish. Huwag kayong magsumikap dahil sa pagkain na sisira. Yung pagkain na kinain po natin, nag-almusal po ba tayo kanina? Nag-almusal po ba tayo kanina? Anong kinain ninyo? So, iba-iba yung mga... mamayang tanghali yan, kakain pa tayo mamaya. Yes, kakain pa tayo. Kaya yung mga nanay nagluto. Sila kanyang umaga. Nasisira ba o hindi yung pagkain na kinakain natin? Nasisira. Nawawala. Okay. Pero sinisikap po natin, di ba? Nagsisikap tayo para sa pagkain na nasisira. Nagsisikap tayo para sa pagkain na nawawala. Mamayang tanghali yan, kailangan pa kakain. Kaya minsan, iniisip ko po, sa isip lang, sana isang beses lang kumain. Bakit tatlong beses? Almusal, tanghali yan, hapunan, magutom sa gabi, mga bago matulog. Bakit kailangan pa maraming beses? Pag isang beses lang kumakain, kamusta po yung mga nanay? Pag isang beses lang kumakain, isang araw, mas maganda o hindi? Huh? Sana umaga lang kumakain, tapos buong araw, hindi na kailangan kumain. Kinabukasan ng umaga naman. Kung ganun lang po, di ba, mas okay sa mga nanay. Isang beses lang kailangan magsaing. Isang beses lang maghugas ng pinggan. Mas okay sa inyo. Ayaw nyo? Gano'n? Sana gano'n lang. O weekly sana, weekly. Once a week lang kumakain, tapos isang buong week, busok pa. Paano gano'n?
Kaya umaga, almusal, tanghalian, hapunan, araw-araw, three times a day. Kaya nahirapan po tayo sa ganitong sistema. Okay. Kaya madaling nawabos yung bigas. 3 times a day. Yung mga teenager, mga teenager, malakas sila kumain o hindi? Malakas kumain. Okay. Almusal, tanghalian, hapunan. Kinabukasan, almusal, tanghalian, hapunan. Nabubuhay ba tayo para kumain lamang? Hindi po. Pero, sa totoo lang, ganitong sistema, nabubuhay po tayo sa ganitong sistema. Kaya nahirapan din yung mga nanay doon, yung mga tatay, nahirapan din po yung mga tatay para masuportahan yung family. Isipin po natin mabuti, bakit kumakain to tayo? Bakit kumakain tayo? Dahil gutom na? Dahil gutom na kumakain? Wala nang purpose tayo? Para mawala ng gutom, kumakain tayo? Para hindi mamatay, kumakain tayo? Kung hindi tayo kumakain, mahina, tapos mamatay sa gutom kung hindi tayo kumakain. Kumakain tayo para mabuhay. Yun po yung totoo. Kumakain tayo para hindi mamatay. Ang tanong, bakit nabubuhay tayo? Nabubuhay ba tayo para kumakain? Para kumain? Kumakain tayo, almusal, dangalian, hapunan, para mabuhay. Para may energy. Para may energy at magtrabaho. Mag-aral. Yung ating pag-aaral, yung ating trabaho, para lamang sa kumain ulit? Yun po ba yung ating purpose? Hindi po. Hindi po. Isipin po natin mabuti, yung ating buhay, hindi lamang para sa pagkain. Yung ating buhay, may purpose. Habang buhay, habang yung energy po na nanggagaling sa pagkain, saan dapat itong gamitin, yung energy natin? May purpose para sa makalangin na bagay. Kailangan po natin gamitin yung energy na ito, yung kanina, di ba, almusal. Kaya ginagamit po natin ngayon yung energy na nakuha po natin yung sa almusal para makinig ng words of God. Ngayon, di ba? Ako rin po, kung hindi po ako nag-almusal, mahirap ganito. Kaya, minsan, walang gana sa pagkain sa umaga, di ba? Walang gana sa pagkain ako sa umaga. Pero, nag-almusal po ako para may energy ako. Saan po gagamitin yung energy ko? Para dito. Para magamit po yung energy ko para sa mga gawain ng Diyos. Kahit walang gana sa pagkain, kumakain ako. Kumakain. Para magtrabaho. Okay. Kaya mamaya, di ba, gutom tayo, magdangalian tayo, magamitin natin yung energy mamaya na galing sa tangalian para sa hapunan. Anong gagawin natin sa hapunan? Yun po yung purpose ng dangalian mamaya. Anong gagawin po natin sa hapunan?
Yung pagkain po, napakahalaga. Yung pagkain talaga yung energy. Pagkain. Okay. Kumakain po tayo, hindi dahil lamang sa gutom. Magutom na tayo, hinahanap natin yung pagkain, di ba? Kaya kumakain. Para makaroon ng energy. Yung energy na ito, saan gagamitin? Energy. Sa paglalaro lang gagamitin yung energy. Yung mga unbelievers, ewan ko po sa kanila kung saan ginagamit po nila yung kanilang energy na galing sa pagkain. Sila ang bahala, yung mga unbelievers. Maghahanap po sila, naghahanap sila ng mga sariling kagustuhan. Okay? Ginagamit po nila yung kanilang energy sa mga bagay na walang kabuluhan. Pero yung mga Kristiyano po, dapat natin gamitin yung ating energy sa mga mahalagang bagay. Okay. Yun po yung purpose. Balik po tayo sa chapter 6, verse 6. Balik po tayo sa unang Pedro. Chapter 1, unang Pedro, chapter 1, verse 23. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng bining nasisira, kundi ng walang kasirahan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo, ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa iyo. Yung may bini, nasisira. May bini, hindi nasisira. Diba? May pagkain na nasisira. May pagkain na hindi nasisira. May bagay na mabubulok, nakikita. May bagay na hindi nakikita. May panloob na pagkatao. May panlabas na pagkatao. Dalawang kategori sa ating buhay. Okay. So, tingnan po natin sagali kung anong ibig sabihin ng itong bini. Pumunta po tayo sa Lucas chapter 8. Lucas chapter 8, verse 4. So, magmula verse 4, babasahin ko po. Nang magtipo ng napakaraming tao at dumating ang mga tao mula sa bayan-bayan, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinghaga. Ang isang mga hasik ay humayo upang maghasik sa ng bini. Sa kanyang paghahasik, ang ilan ay nahulog sa tabi ng daan na pagyapakan. At ito ay kinain ng mga ibon at ibon sa himpapawid. Ang iba ay nahulog sa bato at sa pagtubo nito, ito ay natuyo sapagkat walang halumikmik. Ang iba ay nahulog sa mga tinikan at mga tinik ay tumubong kasama nito ay ito ay sinakal. Ang iba ay nahulog sa mabuting lupa, tumubo at nagbunga ng tig-isang daan. Pagkatapos niyang sabihin ang mga bagay na ito, siya ay sumigaw. Ang may mga tingang pandinig ay makinig. So, ito po yung isang talinghaga, di ba? Talinghaga. Alam naman po natin yung storya po ito, talinghagang ito.
May apat na uri ng lupa. 1, 2, 3, 4. Ito po ay tabing daan. Ito po ay bato, batuhan. Ito po ay tinikan. Ito po ay magandang lupa, good soil. Okay? Nahulog po yung mga bini. So, ano pong meaning ito? Ito po yung tungkol sa kaharian ng Diyos. Parabol po ito, yung parabol. Pero yung meaning dito ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, dito po natin nakikita kung sino ang pupunta sa langit, kung sino ang pupunta sa impyerno. Mahalaga po yung meaning ito. Okay? Ito po yung tungkol sa salvation. Ito po yung tungkol sa kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus. Yung bini, ito yung seed. Ano pong nangyari dito sa tabing daan? Yung dumating po yung ibon ng himpapawid, kinain nila ito. Wala na. Tabing daan. Ligtas pa siya? Hindi. Pangalawa, dumating, nahulog na po yung bini, pero dahil sa bato, hindi siya nakaugat, kaya ano po? Pagsikat ng araw, so natuyo. Dahil sa bato. Matigas yung puso, matigas. Katigasan sa puso. Pag matigas po yung puso, kahit nakinig, di ba? Faith comes by hearing. Tama po, faith comes by hearing. Pero, pag nakaupo lang dyan, at nakikinig lang, may pumapasok ba sa isip? So, hindi lahat po ng mga nakaupo dyan ay nakikinig ng mabuti. May taong nakikinig ng mabuti, may taong nandito, yung katawan lang nandito, pero yung isip ay nasa malayo. Kaya sabi dito, ang may teingang pandinig ay makinig. Kung may teinga, pero sabi dito, makinig ka. Yung may teingang pandinig ay makinig. Ito sinakal, yung tinik, dahil po sa tumubo, pero dahil sa tinik, okay? Sinakal po ito, tinik. Dito lang, tumubo mang mabuti at nagbunga ng marami. May bunga. Verse 11. Verse 11, ngayon ito ang talinghaga, ang bini ay ang salita ng Diyos. Ano po ang bini ng Diyos? Ano po yung bini? Salita ng Diyos. Ito po yung bining hindi nasisira. Yung born again, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi walang kasirahan sa pamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Yung born again ay through the words of God. Habang nakikinig, ito po yung nangyayari sa puso ng mga nakikinig. Ano po yung nangyayari? Number one. Verse 12, ang mga nasa tabi ng daan ay ang mga nakinig, pagkatapos ay dumating ang diablo, inagaw ang salita mula sa kanyang mga puso upang hindi sila sumampalataya at maligtas. Alam po ni diablo na yung salvation, born again, ay sa pamamagitan ng bini ito.
Kaya yung bini talaga, yun po yung kinukuha ni Diablo. Nakikinig sila, nakikinig, nakaupo dyan, nakikinig, pero dumarating po yung Diablo at inaagaw niya yung salitang nahulog sa inyong puso. Kaya pagkatapos ng sermon, wala na. Wala na ang salitang naalala na inagaw na ni Diablo. Sa Bible seminar, maraming umaating sa Bible seminar, pero yung tabing daan nangyayari. Nakaupo lang, pero inaagaw ni Diablo yung salita para hindi sila maligtas. Pero yung mga kapatiran dito, di ba nakinig po kayo ng mabuti at naunawaan. Hindi inaagaw ni Diablo yung salita mo. Nahulog sa inyong puso, pag matigas yung puso mo, inaagaw agad, kinakain agad. Pero malambot nga yung puso mo, kaya nakabaon at nakaugat. Kaya naintindihan. Hindi po saya, buti nga po yung puso. Verse 13 po, at ang mga nasa bato ay sila na pagkatapos makarinig ay tinanggap na may galak at salita. Subalit ang mga ito ay walang ugat. Sila ay sumampalataya ng sandaling panahon lamang at sa panahon ng pagsubok ay tumalikot. Sino po yung mga batuhan? May batuhan? So, nakinig. Tinanggap nila yung salita na may galak. Masaya. Minsan umiiyak. Masaya. Pero, walang ugat. Walang ugat. Pansamantala lang. Siguro mga ilang weeks lang o ilang buwan lang sama sa church. Pagkatapos, nang sa panahon ng pagsubok. Alam niyo po ba yung pagsubok? Parang alon po siya ng dagat. Walang taong walang pagsubok. Mga ilang linggo, ilang buwan, maaari walang pagsubok. Pero walang taong walang pagsubok. Lahat ng mga tao ay dumadaan sa pagsubok, malaki o maliit, malaki man o maliit, malalim man o mababaw, pero dumadaan po tayo sa pagsubok. Ang tunay na pananampalataya ay nare-reveal doon sa pagsubok. Di ba yung mga gutter ng retreat center ay napalit dito sa bubong, sa tabi ng bubong, gutter, napalit na. Kaya kahapon po, tinignan ko po kung may butas pa. Dito sa gilid, wala nang butas. Kasi bago na siya. Kailan malalaman kung may butas o kung may butas o bulok na? Kailan malalaman? Sa panahon ng ulan. Sa magandang panahon, mahirap malaman. Pero pag umuulan, makikita mo kung saan may butas. Ganun po yung ating puso. Kailan po natin malaman kung kamusta ba yung pananampalataya ko? Kailan natin malalaman? Sa panahon ng mabuti? Hindi po. Sa panahon ng mabuti, okay lang, okay, masaya. Pero pagdating sa panahon ng pagsubok, pagdating mo sa sakit, pagdating mo sa mga problema sa buhay, financial problema, doon po nare-reveal yung totoong pananampalataya mo. Ay, marami pang butas. Akala ko ayos. Pero habang dumadaan po tayo sa pagsubok, doon po natin nakikita
kung kamusta ba yung pananampalataya ko. Etong batuhan. Sandaling panahon, di ba? Sila yung samampalataya ng sandaling panahon. At sa panahon ng pagsubok, tumalikot. Parang si Iscariote, Judas. Judas na Iscariote. Parang si Pedro. Di ba? Dininay niya si Jesus. Hindi ko siya kilala. Hindi ko siya kilala tatlong beses. Batuan. Verse 14, ang nahulog naman sa tinikan ay ang mga nakinig. So, bali sa kanilang pagpapatuloy ay sinakar sila ng mga alalahanin, mga kayamanan, mga kalayawan sa buhay. At kanilang bunga ay hindi gumulang. Yung tinikan, ano po yung tinikan? Ano po ang sumasakar sa atin? Okay. Diba pag isa sa mga symptom ng COVID, sumasakal sa puso, diba? Parang mahirap huminga. Pag mahirap huminga, okay, may dahilan. Minsan, diba, sa daming mga problema, pag sobrang dami po yung problema, meron po ba kayong experience na mahirap huminga? Yes, may experience tayo, mahirap huminga. Sa daming mga alalahanin sa buhay, pagdating natin sa mga matinding pagsubok, parang mahirap huminga. May purpose. May dahilan kung ano ang dahilan. Sinasakal ng alalahanin sa buhay, yung mga kayamanan sa buhay, kayamanan at kalayawan sa buhay ay sumasakal sa bining ito at walang bunga. Verse 15 po, ang nahulog sa mabuting lupa ay sila na pagkatapos marinig ang salita. Iningatan ito sa isang tapat at mabuting puso at nagbubunga na may pagtsatsaga. Ano po yung mabuting lupa? Nakinig. Diba number 1, 2, 3, 4, sila lahat ay nakinig. Sila lahat po ay nakinig. Nakaupo sila at nakinig silang lahat. Pero depende sa kanilang puso, may pusong kagaya ng tabing daan na matigas. Dumating na po yung ibon, ay inaagaw, kinakain yung salita. May pusong katulad ng batuhan, sandaling panahon lamang ay nagalak, natuwa. Pagdating sa panahon ng pagsubok, wala na. Meron din naman katulad ng tinikan, marami pang mga alala na lubok pa sa mga alalahanin sa buhay. Bakit po maraming alalahanin sa buhay? Dahil tumitingin pa siya sa mga makalupang bagay. Yung kanyang mata ay nakatuon lamang po sa mga, nakatuon pa rin sa mga makalupang bagay. Kaya maraming alalahanin sa buhay. Hindi po natin maiwasan yung alalahanin sa buhay. Hindi po natin maiwasan. Habang buhay pa tayo sa mundong ito, yung kasalanan, hindi natin maiwasan. Yung mga problema, yung mga pagsubok, hindi po natin maiwasan. Kaya nga, isinugo ng Diyos sa atin yung kanyang Holy Spirit. Isinugo ng Diyos sa atin Holy Spirit para may kasama tayo. Para may kasama tayo. Kahit ano nang mangyari sa akin, tandaan po natin na meron akong kasama. Iningatan ako ng Diyos. Hindi niya ako pinababayaan. Hindi niya ako iniiwanan.
Meron po tayong pananampalataya. Kailangan po natin pananampalataya. Verse 16. So verse 15, yung mga number 4, tinanggap nila yung salita at iningatan. Iningatan niya yung salita. Iningatan. Mahalaga ito. Bakit iningatan ito? Mahalaga ito kasi mahalaga. Yung bining, hindi nasisira ito. May buhay. Iningatan niya ito sa isang tapat at mabuting puso. Tapat. Ano po yung meaning ng tapat? Katapatan. Ano po yung meaning ng katapatan? Okay. Walang change. Walang change. Kahit maulan o hindi, nandito pa rin. Kung walang katapatan, mga on-off, pag may problema, wala. Kung may time, meron. Pag may busy, wala. Hindi po, wala pong katapatan. Yung katapatan po ay walang change. Palagi. Okay. Parang poste, di ba? Nandyan siya lagi, poste. Kung ikot-ikot siya, anong mangyari? Yung poste, pag lipat-lipat siya, anong mangyari? Babaksak po yung bumong ito. Dapat nandyan siya lagi. Kahit bumagyo, kahit malakas yung hangin, kahit lindol, kahit sumabok po yung bukan, nandyan pa rin yung poste. Yun po yung katapatan. Bilang isang Kristiyano po, kailangan po natin yung pusong tapat para sumunod po tayo kay Jesu Kristo. Okay. May sakit. Busy tayo sa mga hanap buhay. Minsan may pagsubok tayo. Pero kailangan po natin magbantay ng ating sariling pwesto. Yun po yung tinatawag na regular. Okay. Yun po yung tinatawag na sundalo ni Kristo. Kawal ni Kristo. Kawal, sundalo. Okay. Standby lagi, standby. Kung tatawagin ako ng Diyos, ready na ako. Standby. Katapatan. Matthew chapter 13. Matthew chapter 13 verse 23. Ang napahasik naman sa mabuting lupa ay yun nakikinig ng salita at inuunawa ito. At siya ang talagang namumunga. Ang isa ay 100, ang iba ay 60, at ang iba ay 30. Okay. So, napakaganda po ito, di ba? Number 1, 2, 3. So, walang kaligtasan dito. Walang kaligtasan. Ito po, nakinig siya at inuunawa. Naintindihan, di ba? Naintindihan. Sa puso. Okay? Tapos, di ba may tinanggap niya yung salita, iningatan niya yung salita na may tapat at mabuting puso.
Tapos dahil dito siya naitanim, tapos tuloy-tuloy lumago. Wala nang bato, tama po? Wala nang bato. Wala nang tinik, tinanggal na. Malambot na yung puso, malambot. Okay? Doon po, nahulo po yung bini ng Diyos. Yung puso, ito po yung puso. Na itanim na po, nahihasig yung bini, tumubo, lumaki, tapos yung bunga. Maraming bunga. 30, 60, 100. Ito po yung pinaka goal natin. Fruits, bunga. Okay? Namumunga po ba kayo? Tanungin po natin yung ating sarili. Meron po ba tayong bunga sa ating pamumuhay Kristiyano o ako lang nag-isa? Meron po bang naligtas sa pamamagitan ng yung sa pamamagitan ko? Okay. Yun po yung bunga sa ating Christian living. Meron din po tayong bunga ng Holy Spirit. Pag lumago po tayo sa pananampalataya, di pa may bunga. Dapat may bunga. Pag daon lang, di ba anong bunga lumalabas ngayon? Anong bunga na iniani po ngayon? Lansones. Okay? Lansones. Tapos, dati, di ba? Yung lansones. Pag pumunta sa puno ng lansones, yung daon lang, walang bunga. So, tama po ba? Hindi maganda po. Dapat may bunga. Okay. Yung bunga po, ito po yung normal. Kaya habang tumatagal po tayo sa church, habang tumatagal po tayo sa iglesia ng Diyos, kailangan po mamunga tayo ng 30, 60, 100. Yung Christian living, hindi po yung mga pagdadalo lamang sa simbahan. Hindi po yung Christian living. Yung Christian living ay dapat patungo sa bunga. Yung bunga ng evangelism, tapos yung bunga ng Holy Spirit. Ano po yung bunga ng Holy Spirit? Galatia chapter 5. Pumunta po tayo sa Galatia chapter 5. Verse 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kagandaang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa mga ito ay walang kautusan. Love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Yung siyam. Ito po yung bunga ng Holy Spirit. Dapat mamunga sa atin. Okay. Kaya ngayon po, pinag-aralan po natin tungkol sa bining hindi nasisira. Yung born again, ipinanganak na muli ay sa pamamagitan ng bining hindi nasisira. Ano po yun? Salita ng Diyos. Words of God. Yung paglago natin sa ating pananampalataya ay ganun din through the words of God. Napakahalaga po yung bini. Pero tingnan nyo po yung apat na uri ng lupa. Checkin po natin yung ating sarili kung anong lupa ako.
Mabuting lupa ba ako? O tinikan ba ako? Baka may tinik sa aking puso? Baka may bato sa aking puso? Kung meron, kung matigas pa yung ating puso, kailangan tanggalin po ito. Yung tinik, alalahanin sa buhay, yung mga kayamanan, yung mga kalayawan sa buhay. Kailangan tanggalin para maging malambot yung ating puso lagi sa harap ng Diyos. Yung kasalanan po ay nagpapatiga sa ating puso, kasalanan. Kaya kung meron po tayong kasalanan na hindi alam ng iba, kung meron po tayong nakatagong kasalanan, ay kailangan din tanggalin to. Kasi po yung kasalanan ay nagpapatigas ng ating puso. Kaya sana po yung mga kapatiran ng Tanawan Church ay magbunga ng 36,100 sa pamamagitan ng tulong at gabay ng Holy Spirit. Let's pray together. Salamat po Panginoon sa oras na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong magandang salita. Nawa maging handa po yung aming, maging malambot ang aming puso sa inyong harapan, Panginoon. Kung meron pa po kaming bato at tinik sa aming puso, tanggalin niyo po ito sa pamamagitan ng salita mo. At nawa lumago kami sa pakaunawa at pakakilala sa Panginoon sa aming pamumuhay Kristiyano. Magmula bukas, Panginoon, gagamitin po namin ang Bible Seminar sa inyong pangalan. Tulungan niyo po kami at mauna po kayong kumilos sa mga puso ng mga iniimbitahan po namin sa itong Bible Seminar. Lahat po ng mga kapatiran nawa maging isa para sa itong gawain, tulungan niyo po kami lahat. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesu Kristo. Amen.